Morning, mga viewers, mga subscriber. Ito na naman po ako, OFW Rebecca. Sabado po ngayon, eh, punta po kami ng amo sa farm habang nagbabiyahe po. Magbablog ako. Nag-request po sa akin si Travel Vlog 777. Bago ako mag-umpisa ng kung paano ako nag-travel dito sa Cyprus, ang akin lang i-share sa inyo yung aking pinagdaanan, yung aking experience. Pero bago mag-umpisa, binabati ko muna si Nining Punto na lagi dyan sa akin. Kay Angel Sinton, kay Jupert Regalado, kay Danis Liani ng Aman Jordan. Thank you sa pag-subscribe mo sa akin. Danis, maraming salamat. Sinubscribe din po kita. Kay Rowena Raymond, wala po akong liptasis. Ano lang yung props lang yung joke. Pero alam ko, nag-joke pa lang. Kaya sa maraming salamat sa iyong comment, Rowena Raymond. At Jeneline Punto at kay Cecil Alvarez ng Marikina. Maraming salamat sa suporta niyo sa akin, mga viewers, mga subscribers. Sana i-subscribe niyo po Melindiana Loria, yung dalawang beses nanalo sa Santi Pinasaya. May laban po siya ngayon sa November 27. Sana suportahan niyo po kami ulit sa kanyang Grand Finals group. Bonashis, si Melindiana doon yung team leader. Bonashis po, suportahan nyo naman po ako sa nag-subscribe sa akin. Kunting-kunti na lang po na nangihingi po ako ng tulong sa inyo. Melindiana po, subscribe nyo naman po, please. Travel Vlog 77, tatlong bisis po kita chinyaut. Sana po matulungan mo rin ako, madagdagan yung akin subscriber. Ito na po, kung paano po ako pumunta dito sa Cyprus. 2008-9, nagbalak na po talaga ako na mag-abroad gawa ng kahirapan doon sa atin sa Pilipinas. Pero talagang may mga hipag po ako rito. At sila po ang nag-ano sa akin. Nung una po, hinanapan nila ako dito ng employer. At nag-process po ako ng mga papers ko doon. Pumunta po ako sa El Grico, nagpapatatak, bumastos, at pinadala dito sa Cyprus at na-reject. Malaki po ang aking ginastos. Eh, naawa naman po sa akin yung mga ipag ko kasi nga sa laki na ng ginastos ko sa pag-process ng aking papel. Ang sabi nila, mag-agent ka na lang. Kaya hinanapan nila ako ng agent dito na Atlas. Yun po ay si Makis Ilias, yung aking agent dito, na siya po ang presidente dito ng agency dito sa Cyprus, sa lahat ng agency. At yan po sa Pilipinas ay si Malo before, but si Malo ay nasa Canada na. Ngayon ay si Nelia dyan sa Pilipinas. Lumipat na po sila ng agency, pero madali naman po, kung may interesado, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba at ikontakin nyo lang ako at madali po kayong i-connect kay Nelia at kay Mr. Makis. Napakabait po nila. Napakabait po na agent yan si Mr. Makis. Kaya maswerte kayo kung siya yung magiging agent nyo. At yun na nga, naayos ko na yung aking papel. Nag-placement pay ako ng 100,000 cash kay Malo at maraming mga nangyari. Pero sa katagalan, nakalis din naman po ako noong 2010, December 12, 2010 pa ako dito sa Cyprus. Sa una kong employer ay nipaswertihan. Grabe ang naranasan ko. 1 year ako doon, na-release ako, nakakuha ako ng pangalawang employer, mag-asawa, napakalayo dito sa Larnaca, bundok siya. Pero mabait naman po sila, kaso grabe po ang paghihirap po. Talagang ganun po talaga, maghihirap po. Siyempre, OFW po, hindi natin alam mo ano yung trabaho dito. At, pero masasabi ko na maswerte pa rin ako kasi wala akong experience. Nakapunta ako dito sa Cyprus, nakapag-alaga ako ng dalawang matanda na wala akong experience.
Kaya lucky po talaga ako. Kaya pwede po akong punta sa iba. Through aking experience lang. Kaya napakalaki ko po talaga. 6 years ako doon sa kanila. 2017, na-release na naman ako kasi nga namatay na sila kasi puro sila may mga sakit since siya simula nagtungtong ako sa kanila. Yung lalaki may Alzheimer, gising sa gabi. Ang babae, tulog sa gabi. Ang lalaki, gising, tulog sa umaga. Kaya grabe ang paghihirap ko doon. Ngayon, may bago akong employer, pangatlo. Kaya laking-laki talaga ako sa bago kong employer ngayon. Nakita niyo naman, farm day ngayon. Kaya pupunta ako sa farm, nagbabiyahe-biyahe kasama niya. Hindi ako pupunta sa trabaho, hindi pupunta yung kamay ko sa mga gamot nila. Nung bago pa lang ako rito, ito yung aking gamot. Ano to? Kaya aking kamay, ano yan? Sugat-sugat yan sa una kong employer. Kasi grabe talaga siya magpatrabaho. Talagang parang inisip nila sa sweldo nila na 309. Kasi 309 pa lang yung sweldo ko doon, 2010. Tapos tumaas 215. Kung totoo siya, sabi ko, Diyos ko po, ganito pala rito kaliit ang sweldo. Akala ko Europe, malaki ang sweldo. Yung pala napakaliit. At grabe sila magpatrabaho. At talagang gusto nilang sulit na sulit na sulit na talaga. Grabe talaga. Kaya ang placement pay ko noon na to, 100,000. Nabayaran ko rin naman ng 18 months kung binayaran na tinulungan ako ng mga hipag ko. Pinutangan nila ako rito at pinulugulugan ko sila ng 18 months. Ganon po kalaki. Kaya paswertihan po, pero ang advice ko para sa akin, ako ayaw papunta. Dito yung anak ko, kaya doon sa Taiwan yung anak ko, kayo doon ko tinulungan kasi mas malaki doon yung sahod isa dito. Doon sa Taiwan, nasa 65,000 pesos lang yung placement pay. Dito ngayon, nasa 65,000 pesos na lang bumaba yung placement pay nila. Pero hindi ko po inaano na dito. Hindi, para sa akin, hindi maganda itong lugar na ito. Pero nasa inyo yan. Yun lang yung masasabi ko na hindi ako ano sa inyo yung mga baguhan. Sa mga baguhan, punta na lang kayo ng Taiwan, ng Singapore, ng Japan. Sinwerte lang talaga ako kasi working hard ako. Talagang nag-aambisyon ako na syempre sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, pinanganak ako na mahirap, masahol pa sa daga. Kaya talagang nag-aambisyon talaga ako. Kaya kahit papano, unti-unti nakakamit ko rin naman yung aking inaambisyon sa buhay na baka sakaling umuwi ako balang araw na may peace of mind ako, may sarili akong bahay kasama yung aking pamilya. Yun lang po yung masasabi ko, Mr. Travel Vlog 777, yung request mo na mag-vlog ako kung how, paano pumunta dito sa Cyprus, yun po. Kontakin nyo lang ako, mag-comment kayo sa baba, ikunik ko kayo kay Miss Delia dyan sa Pilipinas at dito sa Atlas Agency kay Mr. Magis Ilya. Yun po. Maraming salamat, Mr. Vlog 777. Subscribe mo po ako. Maraming salamat. Bye-bye. Good morning sa lahat. Sama. Paki-subscribe naman mga OFW saan man kayo sulok na mundo. OFW Rebecca. Thank you very much.